Praise God, praise God. Hallelujah. Sa pangalan po ng Panginoon, ibabati po tayo ng isang magandang gabi sa lahat ng mga kapatiran. Tayo po ay magsisimula na sa ating gawain. Inaiyaha po natin ating mga kapatid na nasa labas na okupahin po natin yung bandang loob at yung gawing unahan para po maayos po yung pagkakahanay. Yung mga nahuling dumarating ay makakaupo po sa bandang kulinehan na lang. So tayo po lahat ay magsisimula na. At ayusin po natin ating mga sarili at tayo po ay lalapit sa ating Panginoon. Tayo lahat ay tumayo. Amen. Awitin po natin yung nagsasabing, Lord, prepare me to be a sanctuary. Handa tayo ating mga sarili, ang ating mga puso, at tayo lumapit sa ating Panginoon. Habang naghahanda ating kapatid si Brother Mauro, amen, para buksan natin ng formal ang ating gawain para sa gabi pong ito ng ating pananalangin. Hallelujah. Lord, prepare me, yes, O Lord, to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. Hallelujah. Yes, Lord, we pray to be a sa ating Panginoon. Let us worship the Lord. Let us exercise our faith. Amen. Kapangyarihan natin makalapit sa Kanya. Kanyang kalayaan natin makalapit sa Kanya. Tayo manalangin sa Panginoon. Ang tinatawag ko si Brother Mauro sa kanyang sa kaisipang yan. Gusto ko tayo lumapit sa Kanya at magsama-sama. Amen. Sige, manalangin tayo sa Panginoon. O God, Lord Jesus, muli Panginoon, narito po Lord ang iyong tinawag, Panginoon. O God, sa dako ng sambahan na ito, Panginoon, upang ipakilala, Lord, ang iyong kabutihan, Panginoon. O God, sa iyong hinirang o tinawag, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na lumalapit kami na puno ng kagalakan ng aming puso. O God, dahil yan ang iyong kanais-nais, Panginoon. O God, na magalak kami. O God, na maghandog ng aming buhay. Magpuri sa iyo na punong-puno ng kasiglahan, Panginoon, O God, at ito'y inilapag namin sa iyong harapan, Lord. Alam namin na may magagawa ka nito, Panginoon. Ikaw ang nagbigay ng kasiyahan, ikaw ang nagbigay ng kagalakan upang kami magpatuloy sa paglilingkod sa iyo. O God, sa kabila ng aming mga pagkukulang, aming mga kahinaan, amin itong inahandog sa iyo, Panginoon. Gawin mo itong pinakamabangong samyo sa iyong banal na harapan, Lord. Narito, Panginoon, ang iyong hinirang, O God, iyong mga nubya, Panginoon, na iyong pinili, Panginoon. O God, iningatan mo kami na pumarito, O God, sa bahay-sambahan na ito. At ganun din naman aming tinataas, Panginoon. O God, ang paparito pa lamang, Panginoon, upang duminig ng iyong salita, Panginoon, na dumadaloy sa pulpitong ito. Hayaan mo, Lord, na, O God, magdiwang kami sa kagalakan dahil ikaw ang Diyos na, O God, nagbibigay kasiyahan sa mga naglilingkod sa iyo.
Hayaan mo, Lord, na masabi namin napakapalad namin, Panginoon. Mayroon kaming Diyos na tagapag-iingat, Diyos na tagapagpala, Panginoon, ugat sa buhay ng iyong mga anak. Kaya halaan mo, Lord, na malugod ka sa tuwi na, ugat sa buhay na ito, Panginoon, na bawat isa, handog namin sa iyo itong gawain na ito. Hayaan mo, Lord, na ang may papangaral ng iyong salita ay, Lord, galing sa iyo na lumalabas, Lord, na kapangyarihan ng iyong salita, Panginoon, na maghayag ng kagalakan sa buhay ng iyong mga anak. O God, dayaan mo, Panginoon, na ito'y may pampangaral na buong katapangan, Panginoon. O God, sa preacher, O God, kami itong pinagkatiwala sa iyo ang gawain ito. O God, pinagtagubili namin sa iyo. O God, ikaw ang magpala sa bawat isa, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinasalamatan, O God, sa hapong ito. Maawi sa iyo ang papuri, parangal, sa ngalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. So Lord, palakpak po natin ang Panginoon sa all dito. At magkamayan po tayo sa bawat isa. Welcome po muli sa gawain natin, Panginoon. Naway makita po tayo ng Diyos na masigla, na nagpupuri sa Kanya at merong tigib ng pag-aasam. Amen. Sa pwedeng gawin ng Diyos sa ating buhay. God bless you. Amen. Sino po bang pinagpala sa gabing ito sa ating Panginoon? Noong linggo, pinagpala po ako dahil nakakaranas ako ng karamdaman. Pero binigyan tayo ng authority, ng power ng Panginoon. Di ba? Sabi niya, all power in heaven and in earth. Hindi lang si Pedro ang binigyan ng power, kundi ang kanyang mga anak. Di ba? Kaya't pasalamatan natin ang Panginoon. Dahil sinabi niya dito sa Luke 10:19, Behold, I give unto you power to tread on serpent and scorpion, and over all the power of the enemy, and nothing shall be any hurt you, and all kind of diseases. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. So minsan papalakpakan natin ang ating Panginoon habang inaamit natin ito ng masaya. Nagbibigay tayo ng papuri, ng pasasalamat, dahil tayo binigyan ng lakas ng ating Panginoon sa araw na ito. Give me your hands, let the grief together. For whatever we bound on earth shall be bound in heaven. At the name of Jesus, Satan has to flee. Yes, we got the power, got the power. In the name of Jesus, yes, we got the power. In the name of the Lord, though Satan rages, we cannot be defeated. Yes, we got the power in the name of the Lord. So many years now, Satan tried to stop us, but the bride of Jesus, Lord, is still alive. Like a mighty army, we'll be marching onward, winning every battle, 'cause the Lord on our side. Yes, we got the power in the name of Jesus. Yes, we got the power in the name of the Lord. Though Satan rages, we cannot be defeated. Yes, we got the power in the name of the Lord. For the Lord is my tower. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the power of darkness underneath my feet. The name of the Lord, the name of the Lord is a strong tower. The righteous run in
to eat, and they are saved. The name of the Lord is a strong tower, a righteous running to eat, and they are saved. We got the power, yes, we got the power in the name of Jesus. Yes, we got the power in the name of the Lord. Though Satan rages, we cannot be defeated. Yes, we got the power in the name of the Lord. Makapangyarihan, makapangyarihan sa ngalan ni Kristo. Makapangyarihan sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Galit man ang Diablo, galit man ang Diablo, di kami matatalo, di kami matatalo. Makapangyarihan, makapangyarihan ang ngalan ni Jesus. Minsan pa, makapangyarihan, makapangyarihan sa ngalan ni Kristo. Makapangyarihan, makapangyarihan sa ngalan ni Jesus. Galit man ang Diablo, hindi kami matatalo. Makapangyarihan ang ngalan ni Jesus. Makapangyarihan ang ngalan ni Jesus. Oh, hallelujah! Makapangyarihan ang pangalan ng Panginoong Jesus, dahil walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng mga tao, kundi ang pangalan lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Oh, hallelujah! Minsan pa, isang araw, makakamit natin ang kaharian. Dahil binigyan niya tayo ng power and authority. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Pagkasama natin ng Diyos, sino ang laban sa atin, di ba? Dahil siya ang ating sandigan, siya ang ating liwanag, siya ang ating kaligtasan. Kanino tayo matatakot? Kung karamdaman lang yan, kaya ng Diyos yan, di ba? Kung kahirapan man yan, kaya lang ng Diyos yan. Dahil sinabi niya, speak the word. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Oh, my Jesus. This kingdom. Jesus. God's righteousness revealed. This kingdom ang Panginoon. The Son of God, the Son of Man, the Son of Man, His kingdom come. His kingdom come. Jesus, redemption, sacrifice, now glorified. Justified, His kingdom come, and His kingdom will know no end, and His glory shall know no bound, for the majesty and power of this kingdom King has come, and this kingdom reign, and this kingdom rule, and this kingdom's power and authority. Jesus, God's righteousness revealed. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Oh,
Jesus, expression of God's love. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. The grace of God, the word of God revealed to us. Yes, Lord Jesus. Oh, Jesus. Oh, raise up your hands to God. Yes, Lord Jesus. We worship you. Now glorified. Hallelujah. Now justified. His kingdom come. His kingdom come. And his kingdom will know no end. Oh, no end. And his kingdom shall know no bound. No bound. His majesty and power of his kingdom's king has come, and his kingdom reigns, and his kingdom's rule, and his kingdom's power and authority. Oh, hallelujah. Jesus, God's righteousness revealed, and his kingdom will know no end, oh no end, and his glory shall know no bound, no bound, his majesty and power of this kingdom king has come, and his kingdom's reign, and his kingdom's rule, and this kingdom's power and authority. Jesus, God's righteousness revealed. Jesus, God's righteousness revealed. Oh, Jesus, God's righteousness revealed. Oh, thy kingdom is an everlasting kingdom, and thy dominion endureth throughout all generation. Belong to our Lord Jesus Christ. Minsan papalakpakan natin ating Panginoon habang binabalik ko sa ating MC. Purihin natin siya. Sambayin natin siya. Dahil tayo'y binigyan ng kapangyarihan. Pagkasama natin ang ating Panginoong Isang Kristo. Hallelujah. Praise God. Makakapunan po tayong lahat mga kapatid. Napakasarap pong sumamba at manambahan sa ating Panginoon. At alam natin na may pagkaunawa tayo at kapahigan sa kanyang mga salita. Ngayon po mga kapatid, sa pagpapatuloy ay gusto po nating bigyan ng daan ng isang natatanging awit mula po sa ating kapatid na Sister Lisa Bumanlag sa kanyang pong awitin sa ating Panginoon. Awitin ko po yung Grace. So proud, my mind is so unfocused,
I see the things you do through me, as great things I have done. And now you gently break me, then lovingly you take me, then mold me as my Father, and mold me as my Maker. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you'll walk in the part of my daily sufficient grace. At times I may grow weak and feel a bit discouraged, knowing that someone somewhere can do a better job. For who am I to serve you? I know I don't deserve you. And that's the part that burns in my heart and keeps me hanging on. I ask you, how many times will you pick me up when I give on each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you'll walk in the path of my daily sufficient grace. You are so patient with me, Lord. As I walk with you, I'm learning what your grace really means. The price that I could never pay was paid on Calvary. So instead of trying to repay you, I'm learning to simply obey you by giving up my life to you for all that you've given to me. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you'll walk in the path of my daily sufficient grace. You'll walk in the path of my daily sufficient grace. Grace. Amen. We're walking daily in our sufficient grace. Amen. Biyaya po ang nagatid po sa atin kung ba tayo narito. Biyaya po ang lahat. Kaya nga po napaka-importante po na makilala po natin ang biyaya ng ating Panginoon. Do you know grace? Sabi nga. Amen. At dapat po yung grace na yan ay naisalin po sa mga ating mga kaibigan, dahil minsan kapag hindi po tayo nagiging mapagbiyaya, baka isang araw hindi tayo makatanggap ng biyaya. Kaya minsan may pagkakataon na magpalagpas tayo ng mga ilang nagkukulang sa atin, mga ilang nagkakamali sa atin, para isang araw baka tayo na maharap sa ganun sitwasyon ay hindi tayo napagbiyaya sa iba, ay tayo naman ang maging maramot sa biyaya. Amen. Sa oras pong ito, mga kapatid, ay dadako na po tayo sa pagkakaloob. Alam ko, biyaya rin ang pagbibigay sa ating Panginoon. Dahil kung wala pong tayong biyaya, baka iikot lang yung offering natin na wala pong laman yan. At ngunit alam po na ang offering po natin ay
ibinibigay po natin ang buong puso yan, gaya po ng sabi ng Biblia, magbigay ang bawat isa ayon sa pinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa kanyang loob o hindi napipilitan o dahil sa kailangan sapagkat iniibig ng Diyos ang mga taong masayang nagkakaloob. Amen. At pinapaalala din po sa mga kapatiran, dahil po sa family grouping po ay may mga nagkakamali pa rin at may mga nagbibigay pa rin sa grupo, lalo sa grupo nila Brother Chris yata, ay may nagbibigay pa rin daw ng walang pangalan. So kung sino ka man na hindi nagbibigay ng pangalan, ay pakisulatan mo kung sino ka para mailista po sa talaan po nila Mr. Brother Chris. At ganoon din po, may mga iba naman, nagbibigay po ng sobre pero walang laman. So sana po ay pantay, parehas lang dapat po nangyari. So sana po ay may bigay po natin yan, dahil naniwala po ko na ang ating binibigay sa Panginoon ay hindi po na walang saysay. Ibabalik po ng Diyos yan ng siksik at liglig at umapaw. Sabi ko nga, kailanman ay hindi po nagkautang ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Pero ang Diyos ay mapagbiyaya. Sabi ng Biblia, ang naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon. Amen. Tayo mananalangin sa oras pong ito habang inahanda po natin ating mga offering. Hallelujah. Panginoon, Diyos na banal, makapangyarihan sa lahat, ang sabi na iyong salita, ihasik namin ang tinapay sa tubigan at ito'y babalik sa amin, Panginoon, ng maraming beses. Alam ko, pinatunayan mo po na maraming beses, Panginoon, ang aming pagkakaloob ay binabalik mo sa amin ng maraming ulit, Panginoon, sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang aspeto ng buhay, maging sa aming pamilya, sa pagkakaisa, sa masayang tahanan, sa isang masigilang tahanan, at maging sa kagalakan, sa kapayapaan, maraming kaparaanan ka paano ipagkakaloob sa amin, sa mga pagliligtas mo sa amin, sa lahat ng karamdaman, sa pag-iingat mo sa amin, Panginoon. Panginoon, hindi po namin makukuto sa iba, ngunit alam po namin na sa paraan ng pagbibigay, alam namin ikaw ang Diyos at tagapagganti, dahil hindi po nalalaman namin, Panginoon, na hindi po nawawalang kabuluhan ang mga pinagkaloob sa iyo, Panginoon. Alam po namin hindi po palakihan at hindi palaitan, Panginoon, pagkakaloob. Dahil ang sabi na yung salita, Panginoon, iniibig mo ang mga taong nagbibigay ng masaya sa kanilang puso, Panginoon. Kaya haya mong pagpalain mo, Panginoon, bawat isa na magkakaloob ngayon, pagpalain mo ang kanilang kabuhayan, ang kanilang mga negosyo, ang kanilang mga kalusugan, ang kanilang mga trabaho mismo ay pagpalae mo. Panginoon, bigyan mo sila ng sapat na lakas, Panginoon, upang, oh God, makapagbahagi sila sa gawain ito. Dahil alam namin, kay may nakikipag-participate, Lord, sa isang napakaluwalhating kaharian na binigay mo sa lugar na ito, Panginoon. Salamat sa kapahayagang ito, Ama. Alam namin, Panginoon, ito isa sa mga susi upang higit kami pagpalain sa maraming kaparaanan. Pagpalaan mo rin, Panginoon, mga kapatid na maghahawak dito, Panginoon. Iyaw mo, Lord, na ito'y maingatan, Panginoon, at magpatuloy na magamit, Panginoon, sa ikalalagupan ng gawain, sa iglesia, at sa maraming pang bagay, Panginoon, para sa ikanulad naming gawain sa dakong ito. Salamat po na marami sa pangalan po ng Panginoon Jesu Cristo. Amen and amen. Magbigay ng masaya. Saya sa ating Panginoon, magbigay ng masaya sa ating Panginoon. Purihin natin siya, sambahin natin siya, na may pusong maligaya. Haleluya. Magbigay ng masaya masaya sa ating Panginoon. Sambahin natin siya na may pusong maligaya. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Purihin po ang Panginoon. Masaya po ako sa araw pong ito. At hindi ako itinatanong ko. Masaya po ako sa araw na ito dahil para pong hindi matapos-tapos po yung aking kaarawan. At mula po nung linggo, maraming bumabatoy po sa akin. Kaya pinapasalamatan ko po ang bawat isa na nagpaalala na kanilang, sa akin, sa kanilang kaarawan, na paulit-ulit.
Nung lingwa po, naghilamos ako ng happy birthday. Praise the Lord, salamat po sa mga nakaalala sa akin. Kister Mila, na naglibre sa akin ng ice cream sa labas. At may mga kapatid na nanalangin, may mga kapatid na nagregalo po sa akin. At siyempre pa, sa aking pamilya na wala pong sawa, no? Kijosa, sa Kijuana pala, meron akong mga ano ako doon sa Facebook. At natutuwa po ako sa kanila mga, sa pagkaka... ano larawan po sa aking buhay sa kanila at ako na masaya para sa kanila at kaligayahan ko po na yung mga kapatid natin na dalawang cake ang natanggap ko sa kanila at may isang bahagi doon na talagang nakalagay po doon wala kang katulad. Parang natatouch ako noon. Amen. Salamat. Salamat po sa mga anak kong ito. Sabi ko nga ang sarap pala maraming anak, no? Kasi kung dalawa lang kang anak mo, isa lang, parang isa lang magre-regalo. O dalawa. Pero eto, pito yung naabang ko. At si Joanna nangako, pagbalik niya raw, tay, meron kang cake din sa akin. Amen. Sa oras pong ito ay dadako na po tayo sa pagkakaloob. Pero bago po yan ay binabati po natin lahat na naka-tune in sa atin. Binabati po natin ating mga kapatid dyan sa Pampanga o Pampanga. Maya Pambengi po, sa, lalo sa kapatid natin si Brother Alvin na ngayon po ay nasa Qatar na yata. At mga kapatid natin sa Daou, sa Magalang. At kapatid natin na kasama po na nananambahan sa ating Panginoon at nakikinig po sa ating gawain sa oras pong ito. Siyempre, binabati ko rin po aking anak na sila Jeos at sila Jules. At ngayon po ay lagi pong nakamonitor po sa atin yan. At ganun din po aking anak na sa araw pong ito, July 17, ay nagdiriwang ng kanilang anibersaryo ng kasal. Noong araw na ito, July 17, sila Juana. At aking dalangin sa kanila na ang lahat ng kanilang sana ay mangyari para sa inyo sa taong ito. At prayer ko na sana po ay makauwi na si Juana noong December at kung lobby ng Panginoon ay makalipat po sila ibang bansa. Aking prayer, makali sila sa Kuwait. Yun aking panalangin, makali sila sa Kuwait. Amen. Sa oras po ito, ganun din po, hinihiling din po na nila Sister Juana na sana po ay makapasa po sa IELTS. Ano ito? International English Examination pa yata ito. Training na sa mo nakapasa po si Edgar para makalipat po siya ng bansa gaya po sa Australia. Pag-pray po natin sa August 19 yata ang kung nagkakamali ang kanila pong examination oral at interview po ni Edgar. Okay, at pinapalala po ng ating pastor ngayon pa lang po ay pinaghahandaan na rin po natin ang camp meeting. Yan po ay mangyayari sa December 23 and 26. So pag-pray po natin ang mga bagay na yan. Magsimula na kayong mag-alkansya para makapag-ipunin po kayo para sa araw pong yan. So, ganun din po, hinihiling din po natin para sa kaalaman ng lahat. May isang special na prayer request ang Cyber Audio. Dahil po ang Cyber Audio po natin upang maging higit na magandang ating tugtugan ay nananalangin po sila na magkaroon po ng magandang mga instrumento dyan. So, pinapanalangin po natin na nawa po ang kanila pong mga kahilingan ay mangyari at maging posible sa, para sa mga susunod pong araw ay maging maganda. Amen, ang ating pong gawain. Yung maganda niya, kaya minapansin may mga umuugong-ugong, may mga kailang problema pa rin tayo, so dapat po nating panalangin po ang mga bagay na yung basa ay gaganda ng ating gawain. Okay. Kung wala na, alam ko may mga nakaginagawa pa, no? Okay na, okay. Announcement. Okay, this Sunday, July 21, 2013, youth service po at 1:30 p.m. At kasabay po noon ay ang election ng youth officers will be held next month. Okay. At ganoon din po mga kapatid, ay sa August 6 na po ang Men's Department Overnight Fellowship. Ang topic po natin ay ang Disproving the Two Lords Doctrine tungkol po sa mag-ama. Ayan, mag-ama, oh. Amen. Pag-pray po natin na naway mo maging maganda po yan dahil alam ko, part 2 na po yan. Oh, part 2. Dahil hindi po kami na matapos-tapos. So pag-pray po natin na maging matapos na sana, hopefully, matapos na po ang tatalakayin yan dahil marami pong nakalinya pang mga gawa, mga talakayin. At Friday naman po, tinapat na holiday, August 9, alas 8 hanggang alas 5 ng hapon ay may youth convention sa Overcomer Worship Center sa Taytay Rizal. So pagpray po natin at maghandahan na rin mga kabataan. Next month na yan. So pagpray po natin. Okay, ito yung mga ilang video nila. Ay, hindi video to. Parang
Oh, logo. Oh, yan. Na Overcoming Worship Center, yun na nga po, and so on and so forth. Okay, Sunday, August 25, 2013, Elect Bride Assembly, San Pablo Anniversary. So, isama po natin sa panalangin ng gawain po sa San Pablo. At alam ko po na ngayon pa lamang ang pinaghahanda na po nila. Pinaghahanda na po nila tayo na sana po makapasya naman tayo sa kanilang may mesa rin, parang mesa rin yata ang gawain nila sa San Pablo kila Pastor Pipito Makawili. Amen. Pag-pray po natin yan. Okay, prayer request. Pakisama po sa panalangin si Brother Michael Tiksay dahil namamaga po ang kanyang daliri sa paa. Ang lubos ang kagalingan ay makamit niya nawa ngayon. Hindi po bukas, kundi ngayon. So, pag-pray po natin si Brother Michael. Amen. At nawa po makadama siya po ng kaginawahan at kagalingan po para sa kanyang paa ngayon. At ganoon din, nagpapasalamat po kami, una sa Panginoon, pangalawa sa lahat ng mga nanalangin para pagkalooban kami ni Lord ng anak. Uy, praise the Lord. Pakasama po rin palagi ng inyong panalangin ng pag-iingat ni Lord sa pagdadalang tao niya. Sister Cry, maniniwala po kami na si Lord. Ano yun, nasa taas na yun? Magsasaayos. At mag-provide ng lahat ng aming pangangailangan para sa pagdating sa aming ng aming anak. Salamat po, pagpalaing kayo ni Lord. At Brother Louie at Sister Cry, aba, masayang-masaya si Brother Louie, kaya pala nagpa-ice candy kanina. Praise God. Amen. Tayo po yung nagagalak sa ating kapatid na to na kailan kaya ako? Kailan naman kaya ako? Amen. Praise the Lord, pag-pray po natin lahat ng mga kaganpan ngayon. Amen. At meron pa ba? Okay, ito. Brother Valdenieva, isaman niyo po sa panalangin na makakita po ako ng mapagsisimbahan dito sa Taiwan. Gayun din, pakasama po sa panalangin ang extension ng work visa naming mga OFW sa Taiwan. Salamat po, Brother Valdenieva. Uy, naalala ko si Brother Val pala sa Taiwan pala, no? Misa nakakalimutan na natin, pero kasama, sinasama po natin sa panalangin ngayon si Brother Valdenieva na maging maayos ang kanyang kalagayan at sa kanyang espiritualidad ay maging maayos siya at sa kanyang kahilingan na magkaroon ng gawain sa Taiwan. May gawain ba sa Taiwan? Alam ko, Thailand eh. Pag-pray po natin na makasama siya sa mga gawain sa dakong yun. Amen. Okay, at sana po ipag-pray po natin ang lahat ng kagampan ngayon sa panahong ito. Amen. At ngayon po ay malapit na rin magsilang si Sister Juliet. O, sa pag-pray po natin ang mabilis at maging normal, gaya ng panalangin po natin sa kanya na siya po ay magluwal ng maayos. Normal delivery po ang hinihiling po natin sa kanya. Bawal po ang cesarean. Bawal. Sa panahon ngayon, bawal. So, pag-pray po natin ang lahat ng mga nagdadalang tao, nawa po ya kumilos po ang Panginoon sa kanila at mag-ingat sa kanilang kalalagayan. Amen. Napaka-special pala ng batang ito na ating inalagaan. Amen. So, sa oras pong ito, mga kapatid, ay tayo pong lahat ay maghanda na. Ihanda natin ang mga sarili, ihanda po natin ang ating mga puso. Amen. Sa pagtanggap po ng salita po ng ating Panginoon. Amen. Tayo po lahat ay tatayo na. Amen. Ako po yung nagagalak na tayo po nasa loob ng simbahan ngayon. Wala tayo sa ospital, wala tayo sa anuman lugar. Nalala ko si Brother Peter pala ay nasa ospital ngayon. Isama po natin sa panalangin dahil po siya ay ayon sa sabi po sa akin ni Pastor kanina ay isinugod sa ospital. At siya po ay nagsuka ng dugo. At pag-pray po natin na may mga laboratory sa kanya ngayon at maraming testing ang ginagawa sa kanya. Na po ay maingatan siya at patuloy na agapayan natin siya sa panalangin sa gabi pong ito, mga kapatid. Amen. Alalahanin po natin ang bawat isa sa gabing ito sa panalangin. Alalahanin po natin mga gawain sa iba't-ibang dako, ang mga gawain natin ngayon sa Dau, sa Kaipumbo, at mga gawain natin sa San Pablo, at sa Bohol, at mga ilang gawain natin. Huwag natin iwawala yan sa ating mga gawain, mga kapatid, sa ating panalangin sa oras pong ito. Amen. Above all. Amen. Powers above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of men, you
before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders whom the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, measure what you were. Crucified, yes. Crucified, lay behind a stone. You need to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. Thought of me above all. Amen. Yes, Lord. Dahil natin mo po ang manamin. Kami po'y lumalapit muli ng may pagdulog sa aming puso. Sa trono ng awa na kami ay makasumpong ng biyaya ngayong gabi. Biyaya para mangusap. Biyaya para makinig. Biyaya para makatanggap ng pahayag mula sa iyo. Miling kami, Panginoon, na talian mo lahat ng espiritong kontra sa iyong banal na espiritu. At hayaan mong magkaroon kami ng tunay na kalayaan sa Espiritu Santo. Because you said in your word, Lord, where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Ayan po, Panginoon, ang aming mga Lord kaisipan ay Lord, magkaroon ng kalayaan sa pagtanggap ng malinaw na pahayag mula sa iyo. Dahil kung wala ang pahayag, Lord, ay wala kaming matatamong anuman mula sa iyo, Panginoong Jesus. Kailangan ipahayag mo muna sa amin. And that revelation comes by the word, Lord. The word being made flesh by the Spirit, Lord. Dalangin namin, Panginoon, na bigyan mo kami ng pusong handang tumanggap, Lord, kung ito'y, Lord, nangahulugan ng pag-amin, nangahulugan ng pagsisisi, nangahulugan ng pagtalikod sa mga bagay na hindi kinalulugnan. Lord, ng iyong puso, Panginoon, hiling namin na magawa namin ito para matanggap namin kung ano man ang nakalaan para sa amin. O God, bilang mga anak mo, sama mo po kami as we commit this service into your hands, Lord. In Jesus Christ's name we pray for your glory. Amen, amen. Habang nakatayo tayo, buksan natin ang Matthew chapter 16 once again. Simula sa verse 13 hanggang 19. Matthew 16 verse 13. Hanggang 19. When Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, "Who do men say that I, the Son of Man, am?" Verse 14. And they said, "Some say that thou art John the Baptist, some Elijah, and others Jeremiah, or one of the prophets." Verse 15, he saith unto them, "But whom say ye that I am?" And Simon Peter answered and said, "Thou art the Christ, the Son of the living God." And Jesus answered and said unto him, "Blessed art thou, Simon Barjona, for flesh and blood had not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven." So John chapter 20, 21 to 23.
Verse 21, then said Jesus to them again, peace be unto you. As my Father had sent me, even so send I you. And when he had said this, he breathed on them and said unto them, receive ye the Holy Ghost. Verse 23, whosoever sins you remit, they are remitted unto them. And whosoever sins you retain, they are retained. Ang sabi sa verse 23 ng Tagalog, sino mang inyong patawarin ng mga kasalanan ay pinatatawad sa kanila. Sino mang hindi ninyong patawarin ng mga kasalanan ay hindi pinatatawad. Matthew 18:18. Balik tayo sa Matthew. This time, chapter 18, verse 18 ang ating babasahin. Verily I say unto you, whatsoever you shall bind on earth, remember na ang kausap niya dito ay ang church, okay? Whatever you shall bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever you shall loose on earth shall be loosed in heaven. Bago tayo mo po, basahin natin isang quote mula sa ating propeta sa message na attitude and who is God. Ang sabi niya, well, I'm afraid that the church... Well, I'm afraid that the church doesn't know their authority. I'm afraid that the church doesn't know their authority. I'm afraid that Holy Ghost born man doesn't realize their authority. Where or the authority that God has permitted to His church. I'll give unto thee the keys to the kingdom. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you loose will be loose. I give you power over serpents and over all kinds of diseases. Oh, everything, and nothing shall harm you. Exercise your faith. Let it loose. Let God have His way. God will grant it to you. Gusto kong pansinin nyo, itong huling bahagi ng quote, dahil dun sa mga sinabi ng ating Panginoon sa Iglesia na kanilang otoridad o kapamahalaan, sabi niya, magkakaroon kayo ng kapangyarihan na gapusin ang sinumang nais niyong gapusin. At sinumang gapusin niyo dito sa lupa, ay gagapusin sa langit. Sinuman ang inyong pawalan dito sa lupa, ay papawalan sa langit. Masin niyo yung huling bahagi ng quote ng ating propeta. Sabi niya, you exercise your faith. Okay, if you believe this promise, if you believe these are my words, you exercise your faith in these words. And then he said, what you need to do is let it loose. Ang una nating dapat pakawalan. Gamitan ng ating authority na binigay sa atin sa pamamagitan ng susi niyo. Ay ano, alam niyo kung ano, yung sarili nating pananampalataya. Ang sabi niya, may mga pananampalataya kayo but you don't let it loose. Amen. Ang kailangan niyong gawin ngayong gabi, na I believe ito ay tamang-tama sa ating lahat. Naniniwala ko may mga pananampalataya ko bilang mga anak ng Diyos. But what you need to do is let it loose. Pakawalan nyo ang inyong pananampalataya. And exercise your faith. Ang sabi niya, let God have His way and God will grant it to you. May the Lord add His blessings to the reading of the Word. Ano tayo magsupo ngayong gabi? The Authority of the True Church, Part 2. Ating subtitle ay, The Keys to the Kingdom of God. The Keys to the Kingdom of God. Alright, binuksan natin ang scripture sa Matthew 16, very familiar scripture tungkol sa Revelation. Alam natin na ang bato na tinutukoy ng ating Panginoon na pinagtayuan niya ng kanyang tunay na iglesia ay ang bato ng kapahayagan. At pagkatapos niya sabihin na dito ko itatayo ang aking iglesia, sabi niya, Pedro, binibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian. Pansinin niyo, hindi lang basta susi, kundi mga susi ng kaharian. At sa unang dinig, para bang si Pedro lang ang may susi ng kaharian. Pero kung inyong kukunin ang konteksto ng pag-uusap ni Pedro at saka ng ating Panginoong Jesucristo at ng mga disipulos, ang kanyang tinutukoy ay ang
buong iglesia na itinayo sa ibabaw ng bato ng kapayagan. Kaya nga, nung ipaliwanag ni Brother Branham, sinabi niya ng malinaw na ang kapangyarihan ito, ang susing ito, ay ibinigay saan? Sa buong iglesia. Amen. Na bautismado ng Espiritu Santo. Alright? So, nung sabihin niya, ikaw, Pedro, binibigay ko sa iyong susi, siya ay bahagi lamang nung dakilang iglesia na itinayo sa ibabaw ng bato. Nasusundan niyo ba ako? Kaya, marahil, nagkaroon lang si Pedro ng mas advanced na revelation kesa dun sa ibang mga kasama niya, kesa sa atin, dahil wala pa tayo dun sa eksena noong mga panahong yun. And so, unang sinabi sa kanya na binibigay ko sa iyong susi, pero yun ay para sa buong iglesia. Dahil hindi lang si Pedro ang nagkaroon ng tamang kapahayagan kung sino si Kristo, kundi ang buong iglesia ay nagtataglay ngayon ng tamang kapahayagan kung sino si Jesucristo. Diba sabi natin, Panginoon, flesh and blood does not reveal this unto you, but my Father which is in heaven. Alright? Kung sino siya, ang tunay, ang tama, ang tumpak na pahayag kung sino ang ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. So it was, sabi niya, the spiritual revelation about Him, who He was, that He was the Christ. The church is built upon the confession of the revelation from the Word of God, and He is the Word of God. It is built upon spiritual revealed truth. Hallelujah. Isipin mo ang iglesia na walang kapahayagan. Amen? Iyon ang iglesia ang walang lakas, walang tatag. Can you say amen? Ito'y iglesia ang walang direksyon. So, si Brother Branham, pinagdiinan niya sa kanyang pangaral ang kahalagahan ng kapahayagan. Dahil, ang kapahayagan ang pinakapundasyon ng iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Kung walang kapahayagan, amen, ay wala kayong anumang makukuha mula sa Diyos. It has to be revealed to you first before you can have faith to receive whatever God has for you. Right? Kung titingnan niyo yung Hebrews chapter 11, makikita niyo na malaking ginampanan ng faith, which is revelation, para matanggap ng mga anak ng Diyos ang kanilang deliverance, ang kanilang himala, ang kanilang kagalingan, ang sabihin natin, ang mga kamangha-manghang bagay na nasaksihan nila at naranasan nila sa buhay nila, they received it, they experienced it by what? By faith. Sabi sa Biblia, by faith Moses, by faith Abraham, by faith Sarah, by faith Noah. Can you say amen? It's all by faith. Amen. So, if we don't have faith, then we don't have anything. Hallelujah. Now, ano ba ang kahalagahan ng susi? Ang susi ay ginagamit para buksan ang dating nakapinid, nakasara, o kaya'y isara ang dating nakabukas. Kaya palaging dalawang bagay lang yan eh, positive or negative. Palaging magkabaliktad ang epekto niyan. It's either ikaw ay masaran o ikaw ay mapagbuksan ng susi. Alright? Kaya nga, sabi ng ating Panginoon, it's either yan ay magapos mo o yan ay mapawalan mo. Dalawa lang yun. It's either ikaw ay mapagpahayagan o ikaw ay lubusang mawala sa kadiliman at hindi mo malaman kung ano ang iyong gagawin. So, that's the power of the key. Isipin mo, amen, ang susi, kung ganito kahalaga. At importante ang susi, pero ani mo ang susi kung wala kang pagagamitan? Sabi nga ni Brother Branham, may iba't ibang klase ng susi. Okay? At may iba't ibang gamit ang susi. May susi para sa iba't ibang bagay, iba't ibang layunin. May susi para sa kotse. May susi para sa kamalig. May susi para sa bahay. Diba? May susi para sa kahadiero. Kailangan madampot mo yung tamang susi para mabuksan mo yung gusto mong buksan. Diba? Pagka dumampot ka ng susi at pinilit mong ipangbukas doon sa kahadiero,
Eh, susi pala ng kotse yun. Eh, maubos ng lakas mo ng kakapihit at kakapilit at lahat na, amen. At hindi mo mabubuksan. Bakit? You got the wrong key. Alright? Parang sa awitin, kailangan tama yung key mo. Kailangan magkasundo kayo ng musicians sa inyong pag-awit, sa inyong pag-atake sa isang kanta. Diba? Dahil kung hindi, abay, nakakapagod yan. At hindi kaaya-ayang pakinggan. Hindi kaaya-aya yung ikaw ay nagbubukas nang hindi mo mabuksan. So you see, kaya kailangan tama yung susi mo sa bawat pagkakataon. Kaya, sabi dito, keys of the kingdom. May mga susi at mayroong mga susi na tumpak sa pangangailangan. So hindi lang tayo nagtataglay ng susi, kailangan mahayag sa iyo kung ano yung tamang susi para sa particular na sitwasyon. Diba? Mahirap yung hawak-hawak mo yung susi. Si Barasok, ang daming hawak na susi. Diba? Kung hindi niya kabisado yung susi, kung wala siyang kapayagan, ito, itsurang ito, tagal ko na ginagamit ito. Dito ito eh, sigurado ko dito. Bukas. Bakit? Kasi may revelation ka siya kung saan gamit yung particular na susi na yon. Alright? Ang hirap nung kung ipapasa sa yung susi, di ba, ang dami, isang bungkus na susi, o sige, bahala ka na dyan. Ang hirap nun, di ba, mini-mini-mini mo. Hirap yun. But when God gave us the keys, when God gave Peter the keys, He also gave him the revelation which key to use, amen, to a particular door. Hallelujah. So kailangan tama yung susi natin. Alright. Meron naman mga nagmamalaki, may susi sila, wala naman paggagamitan. Nag-usap kami kanina tungkol sa titulo ng lupa. Di ba? Sabi namin, pwede kong magkaroon ng titulo. Pag malaki mo, may titulo ko, kita nyo. Eh, nasaan yung lupa? Wala. Titulo ka, alam, wala kang lupa. Di ba? Malamang eh, hindi totoo yung titulo mo. Eh, dapat may katumbas na lupa yan, di ba? Ganon din ang susi. Di ba? Malaki ka, may susi na ako. Susi ito ng kotse. O, nasaan yung kotse mo? Wala. Di ba? May susi ka ng bahay. Nasaan yung bahay mo? Wala. It's only imagination. Nangangarap ka pa lang. Pero masarap yung hawak mo yung susi dun sa aktual na kotse na pwede mo nang sakyan. Hawak mo yung susi dun sa bahay mo na bago na pwede mo nang buksan. So, kailangan hindi lang susi ang taglay mo. Amen. Kailangan taglay mo yung kingdom. Intindihan niyo ako? Amen. Maraming mga nagpo-profess na sa amin ang susi. Pero nasa inyo ba yung kingdom? Amen. Ano yung bubuksan nyo? Saan nyo yung gagamitin? So you see, si Pedro, amen, pinahayag sa kanya na ang kaharian ng Diyos because that's the kingdom. His church filled with the power of God. Remember now, ang sabi ni, I think it was Paul, he said that the kingdom of God is not just in word, but in power. Right? Ang iglesia na puspos ng kapangyarihan ng Diyos, yun ang kaharian ng Diyos. Ang iglesia na pinagpahayagan ng salita ng Diyos at yung salita ng Diyos ay naging kapangyarihan sa kanilang buhay by the Holy Spirit, that's the kingdom of God. Alright? At kung taglay natin ang kaharian ng Diyos, kung bahagi ka ng kaharian ng Diyos, amen, then, amen, what a powerhouse you have. Hallelujah! Ano yung nasa iyo? Ano yung nasa atin? Kung nandito sa atin ang kaharian ng Diyos, kung nare-recognize nyo ang local church dito ay bahagi ng dakilang kaharian ng Diyos, amen, then we have access to the kingdom. Amen, ano ang nasa kaharian? Ang nasa kaharian, ang sabi ni Paul sa mga taga-Romans, Romans 14:17, if I'm not mistaken, ang sabi niya, the kingdom of God is not meat and drink, but the kingdom of God is what? Righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. Amen. Sample pa lang yun ng mga nandun sa kaharian. Amen. What's that? The kingdom of God is what? Amen. Righteousness. Kung wala kang susi ng righteousness, you'll never be righteous. Intindihan niyo yun?
At kung wala kang access sa kaharian ng Diyos, hindi ka magkakaroon ng sapat na katwiran para ikaw ay mapunta sa kalangitan. Ang sabi ni Jesus Christ, remember, kailangan lampasan nyo ang katwiran ng mga Pariseo para kayo ay makapasok sa kaharian ng langit. Amen? Anong kailangan natin? Makuha natin yung tamang susi para mabuksan yung righteousness na yun, para yun ay mapa sa atin, mabihis natin. Can you say amen? And then we can enter into the kingdom of God. Alright? Kailangan mataglay natin yung tamang susi para mabuksan yung ano? Yung peace. Righteousness, peace. Isa siguro yan sa pinakamahirap na makuha sa panahon na kinabubuhayan natin, yung kapayapaang tunay. Kapayapaang hindi abot ng isip, hindi masayod, nang sabi nga sa Biblia. Amen. Meron silang mga kapayapaan na pinapabricate, ginagawa-gawa nila, pansamantala lamang. Pero praise be to God, ang kaharian ng Diyos ay may alok na kapayapaan. Amen. Ay hindi mo kayang alisin. Once pinasok mo yung kapayapaan yun, amen, hindi ka naaalis dun. Peace I give unto you, not the peace that the world gives, but the peace that I give unto you. Hindi lang peace, kundi joy in the Holy Ghost. Kagalakan. Praise the Lord. Hallelujah. May mga tao hindi tayo maintindihan, pero let me say to you tonight, kaya hindi nila tayo maintindihan kasi meron tayong susi na wala sila. Nabuksan natin yung pintuan ng kagalakan na hindi nila nararanasan sa buhay nila. Amen. Yung kagalakan na kahit na para bang sa buhay na ito pinagsasaklubang ka ng langit at lupa. Diba? Sa pagsubok, sa hirap, sa kahirapan. Amen. Sa persecution at lahat ng pagsubok, sa relasyon at lahat. But you still have joy unspeakable. Praise be to God. Because you have the key. Hallelujah. Alright. Dito sa message na Hebrews question and answers. And Jesus said then, I say that you're Peter, and I'll give to you the keys of the kingdom. And I say that you're Peter, and I'll give to you the keys of the kingdom, and whatever. And sabi niya, because you've got a spiritual open channel between here and heaven. Because you've got a spiritual open channel between here and heaven. Hallelujah. So yun ang... Okay, ito pa. So meron siya sinasabi ditong spiritual open channel between here and heaven. Meron kang, paano natin tatanggalugin niya? Nakabukas na daluyan. Meron kang nakabukas na daan ng komunikasyon. Mula dito sa lupa, papunta sa langit. In other words, meron kang channel ng revelation. Hallelujah? Yun lang yun, kapayagan. Channel ng revelation. Dahil meron ka niyan, flesh and blood has not revealed this to you, but you depended on God. And God revealed it to you. And it's absolutely the clear scriptures that tied together. I say, you're Peter, and I'll give to you the keys. And what you bind on earth, I'll bind it in heaven. What you lose on earth, I'll lose it in heaven. You see, yung kapahayagan niya, ang nagbigay ng authority sa kanya para kanyang magawang talian kung sino gusto niyang talian. Kalagaan ang gusto niyang kalagaan. You see, this is a very sensitive power. Sabi ko, meron kang ganitong kapangyarihan. Abay, baka lahat ng kapitbahay mo ay matalian. If you don't have the right character, if you don't have that channel of revelation, na kung sino ang dapat talian, kung sino ang dapat kalagan. Na-realize niyo ba yun? That God has given us this power, na sino mang
hindi natin patawarin, ay hindi patatawarin. Ako bang nagsabi nun? Binasa natin kanina yun. Sino man ang patawarin natin, ay patatawarin. Alam niyo ba, ang Iglesia Katolika, ang unang gumamit niyan. Kaya doon sa panahon ng persecution, panahon ng bloody dark ages at persecution, hallelujah, ay yun ang kanilang scripture. Kaya namin kayo pinapatay, kaya namin kayo ginagapos, kasi ipinahayag sa amin ng Diyos, kami ang may susi, kami ang Iglesia. Kaya dahil sa hindi kayo sumusunod sa aming mga turo, wala kayong pahayag sa aming mga turo. Yun ang sinasabi nila. Hindi nyo matanggap yung aming dogma, yung aming credo. Kaya kayo ay aming parurusahan. Kayo'y karapat dapat na patayin, gapusin, amen, at utasin dito sa ibabaw ng lupa because we have that power. Isipin nyo ang karnalidad ng mga taong yun na pinapatay ang milyon-milyong mga Kristiyano, puspos ng Espiritu ng Diyos. Palagay ko nagkamali sila ng kanilang pinatay at tinalian. Pagkatapos ang kanilang mga kinalagan ay yung mga korup na politiko. Why? Because they're not even in the kingdom yet. They haven't even received the Holy Spirit. Pag in-exercise mo itong kapangyarihan na ito na hindi naman para sa iyo, ito ang magiging resulta. You'll be doing that to the wrong people. See the power of the keys. Hallelujah. Kung wala ka sa karihan, kung wala kang revelation, amen, kaiingat ka sa kahawak ng susi o pag-a-apply nitong susing ito. So ang pinatutukuyan ay ang iglesyang tinayo sa kapahayagan. Ang tao, kung ito'y pang-individual, ito'y yung taong katulad ni Pedro na merong channel of revelation that is open from earth to heaven. Siya ay palaging bukas. Can you say amen? Ang network nila ay hindi nabibisi. Amen. Ang network nila ni Lord, can you say amen? Hindi naka-clogged up. Anytime, amen, gusto magpahayag ni Lord dun sa taong yun, amen, makakapagpahayag siya, malalaman niya kung anong mabuti, kung anong ayon, anong tamang interpretation sa word. Why? Mayroon siyang channel of revelation that is open. Alright. Sabi niya, yan ang dahilan, kaya binigay ko sa iyo ang susi. And so, what you bind on earth shall be bound in heaven. What you lose on earth, I'll lose it in heaven. Sabi pa niya sa isang quote, sabi niya sa, it is the rising of the sun. That's the divine revelation of the word made flesh. That's the divine revelation of the word made flesh. Sino ba yung nagtanong? Who do men say that I am? Christ. Christ is the word made flesh. So tinatanong niya, ano bang revelation niyo tungkol sa akin na word made flesh? Alright? Ang sabi nila, ikaw daw ay si Jeremias, Elijah, diba, isa sa mga propeta. Pero sabi niya, okay, kalimutan niyo muna yung sinasabi ng iba. Kayo, anong palagay niyo? Ano pang tingin niyo sa akin? Anong pagkakakilala niyo sa akin? Sumagot si Pedro eh. Sabi niya, thou art the Christ, the Son of the living God. What's that? Na-identify niya, nagkaroon siya ng revelation dun sa word made flesh. Kaya ang sabi ni Brother Branham, that's it. Yun yung revelation na tinutukoy. Yun yung pinagtayuan ng iglesia. That's the divine revelation of the word made flesh. Alright. Okay. Kung anong gagawin mo dun sa word na naging katawang, na nagkatawang tao, amen, yun ang magdedetermine kung anong mapapala mo. Pag ginawan mo ng mabuti, may mapapala ka. Pag tinanggihan mo, may mapapala ka. Pag nakilala mo ng tama, may mapapala ka. Pag di mo nakilala ng tama, may mapapala ka. Depende sa gagawin mo dun sa word made flesh. So that is very important. Kaya importante na magkaroon ka ng tamang revelation dun sa word made flesh, dun sa word na natutupad sa iyong panahon. Okay? So sabi niya, it was flesh in that day by the Son. Yung word daw ay naging laman sa pamamagitan ng ano? Ng anak ni Kristo. Kaya yung tamang unawa mo, pagkakilala mo sa Kanya, amen? Base doon ang matatanggap mong pagpapala o sumpa sa Diyos. Dahil sa nakilala ni John,
I'm sorry, lipitan ng tama. Si Christ, which was the Word made flesh, anong sabi niya? Nalugod ng uso si Lord. Sabi niya, oh, hindi yan ipinayag sa iyo ng laman at dugo. Yan ay pinayag na aking Ama nasa langit. Dahil diyan, Pedro, bibigay ko sa iyo ang susi. Base sa pagkakilala mo dun sa Word made flesh. Amen. Ano kaya kung sinabi ni Pedro, ikaw yung anak ng, you're the son of perdition that is to come. Palagay niyo anong ibibigay ni Lord sa kanya? Palagay niyo ibigay sa kanya yung susi? Ha? Baka talian siya ni Lord. So it's very important na makilala niyo ng tama yung Word made flesh. Ang sabi niya, wala natin patayin yung quote niya, sabi niya, it was flesh in that day by the Son, the groom. It's of flesh today by the bride. Praise God. So ano yun? Tanggalin natin sandali si Jesus. Hindi ko sinasabing tatanggalin natin si Xena si Jesus para lang, for the sake of illustration. Alright? Si Jesus yung Word made flesh noon. Pero sabi ngayon, it's the Word made flesh in the form of the bride. Amen! At kung paano nila tinratot si Jesus, ganun ang kanilang napala. And then pwede ko sabihin kung paano nila tatratuhin ang bride because sila din ang Word made flesh. Ganun din, base doon ang kanilang mapapala. Amen! Hallelujah! You know, minsan tinitingnan natin yung kaharian. Kaharian ng Diyos bilang nandun sa langit, nasa milyong-milyong milya ang layo, amen, sa atin. Not realizing na ang karya ng Diyos ay katabi natin sa upuan. Amen. Amen. At marahil ito'y magbabago ng tingin nyo sa inyong kapatid. Once ang isang kapatid ay naging bahagi ng karya ng Diyos by the baptism of the Holy Spirit, and he is fulfilling the word. He's walking in the light. He is the Word made flesh today. At kung anong gagawin mo sa kanya, anong pagkakilala mo sa kanya, base doon yung pagpapala na makakamit mo. Anong pagkakilala mo sa sarili mo, sa iglesia na kinabibilangan mo. Amen. Nakabase doon ang pagpapalang makakamit mo kay Lord. Amen. Because that's the kingdom of the Lord. At yung susi na gagamitin mo doon sa kaharian ay very vital. Hallelujah! Marami sa inyo, amen, natatakot na tumawag sa mga ministro marahil na nandito. Amen, mga lingkod ng Diyos, mga elder, sabi sa Biblia, tawagin nyo sila pag meron kayong karamdaman. Because it's been revealed to you. Meron bang may karamdaman sa inyo? Sabi niya, tawagin yung mga matatanda sa iglesia at sabi, siya ay pagpahiran niya kayo ng langis. Amen. Kayo ay magsisi sa inyong kasalanan. Ikumpisal niyo yung mga pagkakamali. At ang sabi, pahiran siya ng langis at manalangin ng may pananampalataya. Magpatawaran sa isa't isa. So you see, it's all coming from the kingdom. Amen. San dadaan ang kapangyarihan? San dadaan ang sagot? San dadaan ang kagalingan? San dadaan ang tugon? Hallelujah, sa kaharian, sa kingdom, sa katawan. Hallelujah. If you recognize that word, that's for me. Amen. May susi doon. Hallelujah, brother. Lumapit, bumunta ka dito sa bahay dahil ayon sa scripture itong sabi, tatawagin kita. Hindi yung praise God, magpaparamdam ka o hintay mo muna na malaman ng pastor o ng elder, may sakit ka. Ang sabi, tawagin mo, ipaalam mo. Scripture, tawagin. Sabi, pag pinatungon siya ng kamay, pinahiray siya ng langis, sabi, yung may karamdaman ay ibabangon ng Panginoon. Alright? Sometimes God works that way, kung yun ang susi na taglay mo, di ba? Meron naman susi, katulad nung sa centurion. Amen? Barnabi, salitain mo na lang. Huwag ka nang pumunta sa bahay. Salitain mo na lang. If you
realize na yung kapatid mo, yung lingkod ng Diyos, ay may kaparehong kapangyarihan. Na taglay ni Jesus, nandito siya, the power of the spoken word. And then you can say that to Him also. Amen. Hindi ka, hindi ako karapat, dapat napuntahan mo pa ako dito. O masyado ka na abala para puntahan ako dito. Ipag-pray mo na lang ako. Banggitin mo na lang ang kagalingan ko sa iyong pangalangin. A simpleng bagay na ganoon, but that's exercising the keys to the kingdom. Masusi ng kaharian. Amen? Hallelujah. Ang sabi, bago ka mag-alay ng iyong mga handog sa Diyos, pag meron kang kagalit, ang sabi, gamitan mo muna ng susi. Alay ka ng alay, lingkod ka ng lingkod, puri ka ng puri, alay ka ng alay dyan. Wala ka naman napapala sa pag-aalay mo kasi wala kang susing hawak. Anong susi? Sabi, makipag-ayos ka muna. Iwanan mo muna yung handog mo. Punta mo yung kapatid mo na iniisip mo may problema sa iyo o nagawan mo nang na-offend mo at makipag-ayos ka sa kanya. And then, sabi niya, bumalik ka sa aka mag-alay. Then, magkakaroon ka ng amen, pakinabang dun sa iyong ginagawang pananambahan at pag-aalay at maging katulad ka dun sa parable ng ating Panginoon Jesucristo. Excuse me. Yung publikano na nagsabi, Panginoon, diba? Hindi ako karapat-dapat hinahampas yung kanyang dibdib. Ang sabi, yung publikano ang mas umuwi na pinagpala at inaring ganap kaysa dun sa Pariseo na pinagmalaki yung kanyang mga nagawa. You see, just a simple illustration, mga bagay. So you see, mga susi yan na ipinapahayag sa atin ng igle, ng Panginoon sa huling panahon sa pamamagitan ng message. So remember, kailangan ma-identify niyo yung word made flesh. Makilala niyo siya. Amen? That gives you a key. Amen? Para makinabang sa ano man ang gustong ibigay ni Lord sa inyo ngayon. So sabi niya sa message na A Question and Answers, 1954. Whatever you lose on earth, I'll lose it in heaven. Ulit. And I will give you the keys to the kingdom of heaven. Whatever you lose on this earth, I'll lose it in heaven. And I will give you the keys to the kingdom of heaven. What is the kingdom of heaven? So ito na. Nilinaw na ng ating propeta para hindi na tayo malito. Ano ba ang kaharian ng langit? The Holy Spirit. What is the kingdom of heaven? Question mark. The Holy Spirit. The Bible said, the kingdom of God is within you. Luke 17:20. Tama ba yun? So ano ang kaharian ng Diyos? Ang Holy Spirit. Alright? So meron kang asusi kung wala kang Holy Spirit sa mga gamitin. So very important na mataglay natin yung Holy Spirit because that's the kingdom of God. Alright? The kingdom of God is within you. Now he said, some standing here will not see death until they see the kingdom of God coming in power. Hindi ba sabi niyo yun sa Matthew chapter 16? Kinuha niya si sabihin sa harap ng mga disipulo, sabi niya may mga nakatayo rito na hindi na mamamatay hanggang sa makita nila na ang kaharian ay dumadating sa kapangyarihan. Alright? Sa Matthew 17, nakita nila yung transfiguration ng ating Panginoon, James, Peter, and John, ang kasama ni ating Panginoon Jesucristo, at nakita nila in a prefigure yung literal na pagbaba ng kaharian dito sa ibabaw ng lupa. Yung setup ng kaharian ay tatayo niya. Literal kingdom. Pero, bago yung literal kingdom, may merong spiritual kingdom. Alright, so merong mga nakatayo doon, nakikinig kay Jesus Christ, sabi niya na hindi na mamamatay hanggang sa makita nila ang kaharian ng langit na bumababa sa kapangyarihan. So ano kaya yon? Ang sabi ng ating propeta, just a few days later, until Pentecost. See? Yun daw ay sinabi niya, just a few days later until Pentecost. Hallelujah. So in other words, sana nakukuha nyo? Ano yung kaharian ng Diyos? Kailan dumating? Doon dumating yung Espiritu Santo sa araw ng Pentecostes. Dahil ang sabi niya, the kingdom of heaven is what? The Holy Spirit.
And so dumating ito, buhay pa si Pedro, buhay pa si John, buhay pa si Matthew, buhay pa yung mga disciples kay Jesus. Amen. Nakita nila ang pagbaba ng kaharian ng langit kay Jesus. Amen. Sa kapangyarihan. Amen. So sabi niyo dito, now look what an error they made. Go out and forgive sins and so forth like that. What an error. Let's see. And sabi niya, they put the keys on him. Now he set his face right straight to Jerusalem. Jesus was crucified, died, rose the third day, was on earth 40 days among men, ascended up into heaven, told the time the Father will restore the kingdom in a spiritual form to them. Right? So i-restore niya ang kaharian, hindi sa physical form, kundi sa spiritual form by the Holy Spirit. They went up to the city of Jerusalem and waited there for 10 days and nights. Luke chapter 24, 48 to 53, kung kanyang sulat. And all of a sudden, the baptism of the Holy Spirit, the kingdom of God, come with power upon them. Acts chapter 1, verse 8. Amen. Is that right? Now, watch. Sabi niya, Peter, an educated, couldn't even sign his own name. A pope? Hey, a pope? He stood upon a little soapbox or something and began to preach. He said, you men of Judea and you that dwell in Jerusalem, let this be known unto you and hearken unto my words. These are not drunk as you suppose. At nangaral siya. Amen. Anong araw na yon ng pagbaba ng Pentecostes? Tingnan nyo, ginamit niya ang susi na binigay ng Panginoon sa kanya sa tamang paraan. Alright, remember, bago ito, sabi sa Matthew 28:19, sabi ng ating Panginoon sa Kristo, sa kanila, humayo kayo, gawin yung mga disipulo, lahat ng mga bansa. At bautismuhan nyo sila saan? Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. At sabi, ituro nyo sa kanila na sundin lahat ng mga inutos ko sa inyo. At narito, ako ay isa sa inyo hanggang sa dulo ng sanglibutan. Yun ang utos, right? Pero nung dumating ang Holy Spirit, at tanungin si Pedro, anong kailangan namin gawin? Pagkatapos yung mangaral, pagkatapos yung pangaral, ang salita ng Diyos, pagkatapos yung sabihin, makinig kayo sa aking salita. Nahipo, na-convict yung mga tao, anong kailangan namin gawin kung ganun, para maligtas o para pumasok sa kaharian? Sabi ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong kasalanan. In other words, you'll not even be forgiven kung hindi nyo ito susundin. Don't you realize that I have the key? Yun ang sinasabi niya. Para kayo mapatawad, para kayo makapagsimulang pumasok sa langit, kailangan sundin nyo ito. Amen. At ano ang kanyang susi? Kapahayagan. Alam niya na yung pangalan na Ama, Anak, Espiritu Santo, amen, ay Panginoong Jesucristo. Ang Ama, hindi pangalan, ananak, ay hindi pangalan. Yun yung mga titulo ng Espiritu Santo ay hindi pangalan. Ang pangalan ay Panginoong Jesucristo. So what was he doing? He was using the key. Hallelujah. For the first time, ang sabi ni Brother Branham, he was using the key. At binuksan niya ang kaharian ng langit. Ano yun? Holy Spirit. Sa tatlong lahi na nandito sa ibabaw ng lupa. Jews, Gentiles, and Samaritans. Okay, papakita ko sa inyo. Una-una sa Acts chapter 2, karamihan doon ay mga Hudyo. Alright? So nangaral siya. At pagkatapos siya mangaral, nag-decide yung 3,000 at nagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Itong nangyari, tinanggap nila ang kaharian ng Diyos. Nabuksan ang kaharian ng Diyos sa kanila dahil sa revelation ni Peter. Amen. Ang pangalan na hindi Ama, Anak, Espiritu. Ang pangalan, ito ang susi, ay Panginoong Jesucristo. And then, ano nangyari? Nabuksan ang kaharian, pumasok sila sa kaharian ng Holy Spirit. They were baptized with the Holy Spirit. Okay, mga Hudyo. Pagkatapos noon sa Acts chapter 8, simula sa verse 14, hanggang 21, I believe, it is. Amen. Ang kwento rito ay unang pumunta si Felipe doon. Shinare niya ang word sa kanila tungkol kay Jesus. But then, nung tanggapin ng mga tao, ang word, amen? Pag tinanggap mo yung word, amen? The Holy Spirit always comes to the word.
Praise the Lord. Minsan, hindi mo maintindihan ang mga pinapangaral. Pero you just receive it. Receive it. Receive it in your mind. Receive it in your heart. Dahil pagka nandyan yan, pupuntahan yan ang Holy Spirit. Amen. Hindi ko maintindihan, but I know it's true. May nagsasabi sa akin, it's true, that's the word of God. Tanggap lang. Amen. Imbak lang sa isip, imbak lang sa puso. Time will come that the Holy Spirit will come to the Word. At yung hindi mo maintindihan becomes, amen, so clear to you. It becomes a clear understanding. Amen. Because the Holy Spirit comes to the Word. Hallelujah. And so pinatawag nila. Basahin nga natin. Para makita nyo ang pangyayari. Acts chapter 8. Alright, sino ito? Samaritans. Una sa mga Hudyo, Acts chapter 2. Ngayon sa Samaritans, Acts chapter 8. When the apostles which were at Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent unto them Peter and John. Si Pedro ang tinawag. Kailangan si Pedro. Siya ang may susi ng kaharian ng mga panahon yun. Who, when they were come down, prayed for them that they might receive the Holy Ghost. For as yet, he was fallen upon none of them, only they were baptized in the name of the Lord Jesus. Then laid they their hands on them, and they received the Holy Ghost. Si Pedro na naman, kasama si John. Pinatong ang kanilang kamay doon sa mga tumanggap ng salita, and they received what? The kingdom of God. The kingdom of God was open to them. Kanino? Sa mga Samaritana. Diba? Half Jew, half Gentile. Yun yun. Yun yung mga Samaritana. Tapos, pangatlo, saan, kailan nangyari? Kung maalala nyo, sa mga Hintil, kailan nangyari nabuksan yung harian ng langit sa kanila? Acts chapter 10. Diba? Nalang si Pedro, una-una nakita siya ng panaginip na yung mga, amen, may merong kumot na nakaladlad mula sa langit. At pagtingin niya doon sa kumot na yun, may sari-saring mga maduduming hayop na pinagbabawal na kainin. At ang sabi sa kanya, nung tinig, kumain ka, humayo ka, kumain ka. Sabi niya, Lord, di ako kumakain ng ganyan. Bawal yan, Lord, di ba? At nilinaw ni Lord sa kanya yung pangitain na yun ay patungkol sa mga dating maduming mga Hintil. Pero ngayon, ay binigyan sila ng kaparehong pribileyo. Hallelujah! Na makatanggap ng pagliligtas. Makatanggap ng Ebanghelyo at hindi lang yun, makatanggap ng Espiritu Santo. So sa madaling salita, amen, itong si Cornelius na nanalangin na, mabait na tao, mapagkawang gawa, palaging nagbibigay, nag-aambag palagi, nag-aabuloy sa church. At ang mga panalangin niya ay tinutugon ni Lord. Amen? Tandaan niyo ito. Yung mga tao na palagi nag-aabuloy, tapat sa pledges, tapat sa pagbibigay, may magandang loob para sa iglesia, ang panalangin nila ay tinutugon ni Lord. Amen? That's the word. Isang example si Cornelius. Mahalaga kay Lord yung dedication niya na ang Diyos ay nalulugod sa kanya, nasisihan siya, kaya pag nanalangin siya, amen, tinutugon ni Lord. Ay, so habang nagdi-deal si Lord kay Pedro, nagdi-deal din si Jesus kay Cornelius. At sa madaling salita, pinagtagpo sila. Amen? At, nung sila ay magtagpo, ay, narito na si Pedro, pinangaral niya ang si Jesus sa, sa kanila, sa sambahayan ni Pedro. Basahin nga natin, Acts chapter 10, 34 hanggang 44. Siguro, hinto natin dito ang pag-aaral, tuloy natin ang seri natin susunod na pagkakataon. Acts chapter 10, verse 34, hanggang 44. Then Peter opened his mouth and said, "Of a truth I perceive that God is no respecter of persons, but in every nation he that feareth him and worketh righteousness is accepted with him. The word which God sent unto the children of Israel, preaching peace by Jesus Christ, He is Lord of all.
That word, I say, you know, which was published throughout all Judea and began from Galilee after the baptism which John preached, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. What was he doing? He was preaching Christ. Right? And we are witnesses of all these things, which he did both in the land of the Jews and in Jerusalem, whom they slew and hanged on a tree. Him God raised up the third day and showed him openly, not to all the people, but unto witnesses chosen before of God, even to us who did eat and drink with him after he rose from the dead. And he commanded us to preach unto the people and to testify that it is he which was ordained of God to be the judge of quick and dead. To him give all the prophets witness that through his name whosoever believeth in him shall receive remission of sins. While Peter yet spake these words, what happened? The kingdom of God came. Hallelujah. While Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on all of them which heard the word. Amen. Gentiles, Cornelius. Amen. So si Pedro ang unang nagbukas. Amen. Ang kaharian sa tatlong lahing ito, sa mga Hudyo, sa Maritana, pagkatapos sa mga Hintil. Because Peter had the keys. All right. So kung wala na si Pedro ngayon, nakanino na yung susi? Sino magbubukas ng kaharian doon sa kapitbahay nyo? Sino magbubukas ng kaharian doon sa eskwelahan nyo? Sino magbubukas ng kaharian doon sa opisina nyo? Sino magbubukas ng kaharian doon sa basketbolan? Saan man kayo naroroon? Amen? You have the keys. Amen. Dapat, amen, maging susi kayo, maging daan kayo para yung mga tao na nakatakdang pumasok sa kaharian ay makapasok through your testimony. Amen. Through the key that you hold in your hand. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Tandaan niyo to. Sabi niya dito sa message that the spoken word is the original seed. And sabi niya, that's God's provided way to remit sins. Yung ginamit ni Pedro, yung pagpapabautismo sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Kung meron dito hindi pa napabautismohan sa tamang paraan, sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo, marahil sinasabi niyo, nabinyagan ako nung Katoliko, nung bata pa lang ako, tapos na yan eh. Okay, nabautismo na ako sa church ng nabibilangan ko, sa Father, Son, and Holy Ghost. Amen. There's no other way para ikaw ay mapatawad ng kasalanan, kundi sa pagpapabautismo sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Ang sabi, and your sin shall be remitted for the remission of your sins. In other words, pag hindi mo yung ginawa, kahit na, amen, magbabad ka sa tubig, hindi mapapatawad ang iyong kasalanan, kahit lumuha ka magdamag yan, magsisi ka ng buong buhay mo hanggang sa ikaw ay mamatay sa kakasisi, kung hindi ka nagpapabautismo, nalaman mo na yun ang tamang paraan, hindi ka sumunod, your sins will not be remitted. Ganun lang kasimple yun, di ba? For the remission of your sins. Ang sabi natin, propeta, there's no other way. That's God's provided way to remit sins. The word forgives sins cause it's God. Yun ang totoo dun eh. Hindi naman yung tao talaga actually nagpapatawad eh. Ang salita ang nagpapatawad. Si Christ ang salita ang nagpapatawad. Ang Diyos ang nagpapatawad. Pagka sinunod mo yung salita ang magpapatawad sa iyo. Pag kinanggihan mo yung salita, tinanggihan mo yung kapatawaran mo, gano'n naging kasimple. Alright? Kung ikaw ang salitang nagkatawang tao ngayon, pag tinanggihan ka, tinanggihan ang kaligtasan. Kaya sabi ng Panginoon doon sa mga disipulos, ipagpag niyo ang inyong mga paha. Amen. Praise the Lord. Naintindihan niyo ba yun? Hallelujah. Kung anong gagawin nila sa inyo, that will determine kung sila'y mapapatawad o hindi mapapatawad. Ganong kagrabe. Ganong kataas ang katawagan na itinawag sa atin. Anong klase ng pamumuhay dapat ang makita nila sa atin? Hallelujah!
Amen. Sabi niya, and this predestinated gift was given to the spirit-filled word body. Yung kakayahan, yung magpatawad, yung mag-alis ng kasalanan, ang kaloob na ito ay binigay sa spirit-filled body. Think of it. No wonder. Amen. Sabi ni Brother Benham, karuktong pa rin ito ng ating pinapag-aralan ng nakaraan. Kung kumatala sa inyong mga pag-iisip, spiritual na pag-iisip. Amen. Darating yung panahon, mangangaral tayo, hindi para magpalaya, kundi para ano? Para magtali. Amen. Magtali sa kanila dahil hindi nila tinanggap. Nagsalita sila ng masama laban sa mensahe. Pinersecute nila ang bride. Pinagtawalan nila ang bride. One of these days, aawit tayo ng ating mga awitin. Mangangaral ako ng ating mga mensahe. Hindi na para palayain sila, kundi para talian sila. For whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whosoever you loose on earth shall be loosed in heaven. This gift is given to you. Amen. Ayoko na magpakalawi kasi abutin tayo ng siyam-siyam sa dami ng naisip ko sa mga sandaling ito. Amen. So kung lulobi ng Panginoon, tuloy natin pag-aaral. Pero sapat ngayon, makita natin kung paano ginamit ni Pedro. And then it's given to us. Remember now, amen, hindi susi ng impyerno at kamatayan ang hawak ng church. Na mabuhay na muli si Jesus, Revelation chapter 1. Ang nakita sa kanyang tagiliran ay susi ng ano, kamatayan at ng Hades. Amen? Praise the Lord. Kaya nga nabuksan niya yung Hades eh. At napalaya niya yung mga dating nananampalataya sa kanya. Nag-aabang sa kanyang pagdating eh. Bakit? Nakuha niya na yung susi. Tinadyakan niya si Satanas. Hinablot niya kay Satanas yung susi eh. Diba? Wala nang kontrol si Satanas sa sarili niyang kaharian. Pag ikaw na may hawak ng susi, ikaw na may kontrol. Wala nang kapangyarihan si Satanas. Hawak ni Christ nung mabuhay siya maguli. Pati yung libingan, nabuksan niya. Kaya nga, nagbukas yung mga libingan nila at nagbangunan sila eh. Bakit? Hawak ni Christ yung susi sa libingan. Pero ang sabi ni Barimena, napansin niyo ba? Wala doon yung susi ng kaharian. Hallelujah! Bakit? Kasi yun ay binigay niya sa iglesia. Tayo lahat ay magsitayo. The authority of the true church. The keys to the kingdom of God. Oh God. Dear Lord, salamat po sa kapahayagan. Hindi ito sa aming pagsusumikap. Hindi dahil sa Lord, mas mainam na uri kami ng mga tao kaysa sa iba. Kundi, Lord, kinalugdan mo kami na pagpahayagan. Kinalugdan mo na ibigay mo sa amin ng susi. Dahil, iba ka, Panginoon, kung kumilos. Iba ka sa takbo ng pag-iisip ng sanglibutan, Panginoon. Lord, kung ang kaharian ng langit ay may susi, kung tatanungin namin ng mga taong matataas sa lipunan, kung tatanungin sila kung kanino dapat ipagkatiwala ang susi, abay iingatan nila, Panginoon, ang paglalagakan ng susi. Titiyakin nila na marunong, matalino, may pinag-aralan. At Lord, mataas ang status sa lipunan. Pero nung ikaw, Panginoon, ay magtiwala, nung ikaw ay pumili ng paglalagakan at pagtitiwala ng susi, pinili mo, Panginoon, ay isang aba, pobreng mangingisda, Panginoon, nang sabi na hindi marunong magsulat ng sarili niyang pangalan. Sabi ng mga tao, nalaman nila na ito'y mga walang pinag-aralan, mga ignorante. Pero sabi nila, kinailangan nilang aminin, nakapansin-pansin, na sila'y nakasama mo, Panginoon. Hindi mga may pinag-aralan, hindi mga matataas na tao sa limpunan. Mga simpleng tao,
mga inahamak, mga hindi pinapansin, mangingisda, mababaho, kung tingnan. Pero kay Pedro, sa katulad niya mo, ibinigay, Panginoon. Susi ng iyong kaharihan. That's why, Panginoon, ganun pa rin ang pattern, Lord. Hindi maraming mararangal, hindi maraming mga matatalino sa mundong ito, hindi maraming mga mayayaman ang nakatanggap ng susi. Pagtitingnan namin ang pagkatawag mo sa amin, salamat po, Panginoong Jesus. Salamat po sa pagpili mo sa amin. At piling po namin, Panginoon, na puspusin mo kami ng iyong Espiritu, na hubugin mo ang aming katangian, nang sa ganun magkaroon kami ng tamang karakter. Nang sa ganun, hindi namin magamit sa maling paraan ang susi na pinagkatiwala mo, ang authority na ito na hawak namin. O Diyos, sa gaming ito, mananalangin kami. Panginoon, kanino kami hihingi ng tugon? Sana may masusumpungan sa kaharian mo, Panginoon. Salamat po, dahil ngayon, naunawaan ang mga anak mo, pinagkatiwala mo ang susi sa kanila. Mga susi ng langit, Panginoon. Mga susi ng iyong kaharian. Panginoon, no wonder, sabi mo, gagapiin namin lahat ng pintuan ng kaaway. Sa iglesyang itatayo mo, walang makapananaig. Ni pati mga pintuan ng Hades, hindi maaaring makapanaig laban dito. Dahil, Panginoon, hawak mo ng susi ng Hades, susi ng kamatayan, pagkatapos binigay mo naman sa amin ang susi ng iyong kaharian. What a powerful church this is, Lord. Kung ikaw ay nasa amin na lahat ng susi, Panginoon. So, Father, ang susi sa kagalingan ay nasa amin. Ang susi sa katugunan, sa pinansyal na kagipitan, nasa amin. Ang susi ng ikaayos ng relasyon, nasa amin. Ang susi ng pagkakaroon ng trabaho, nasa amin, Lord. O lahat yan, Panginoon, awak namin ngayon. Ano man ang ibibigay ng kaharian mo, nasa amin ang susi, Panginoon. Tulungan mo ang mga anak mo na magamit ang tamang susi at mabuksan nila lahat ng pintong kailangan nilang buksan sa iyong kaharian ngayong gabi, as we pray before you, Lord. Jesus, mga kapatid namin, nagipagbaka sa matinding karamdaman, Lord. Jesus, binubuksan namin ang susi ng kagalingan para sa kanila. Huwag mo po silang pababayaan, huwag mo silang lalampasan. As we pray, dear God. Nalangin tayo. Amen. Hallelujah. Taas natin ang mga requests sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you.
Thank you, Jesus. Oh, yes, Lord. Thank you for the authority, Lord. You've given us, Lord. Oh, yes. Thank you, Jesus. Hallelujah. Witin natin by His Word. Tulong tayo sa mga young people natin na nakalam ng awitin. Brother Jeff, maybe can help us. Sino man sa... Amen. God has given you this authority. By His Word. He gives hope to the hopeless soul. By His word, you can have the victory. His word, He will set the captives free. By His word, He brings life to you and me. Just one word was spoken in Eden, and that's what caused the fall. So it will take all of the world to bring us back to God. Hallelujah. And through this last day message, all His word has been made known. And through His power we shall overcome. By His word man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. And by His word He gave His Son for us on Calvary to pay the price of sin for you and me. He gave life unto the dead. He brings hope to the hopeless soul. You can have the victory. He will set the captives free. He brings life to you and me. By His word. Cause the fall, so it will take all of the world to bring us back to God. Glory, hallelujah. And through
through this last day message, all His word has been made known. Father. And through His power we shall overcome. Mensahe na pinagkaloob mo sa gabing ito, Panginoon. Napakabiyaya namin, Lord. Napakapribileyo namin sa mga salitang na aming napapakinggan, Lord, na tunay nga pong nagbibigay sa amin ng kalakasan, nagkukultivate sa aming pananampalataya, Panginoon. Kaya, Panginoon, maraming salamat sa iyo, Panginoon, dahil sa iyo po nagmumula lahat ng mga bagay na ito. Panginoon, sa iyo po kami dumadalangin ng lubos-lubos pa, Lord, upang maabot namin yung aming kasakdalan, Panginoon. At Lord, yun ang kailangan namin sa aming buhay, Panginoon. Lord, ayaw na namin magtagal dito sa salibutan ito, Panginoon. Kaya Lord, Ikaw ang aming hiling sa aming buhay na palaguin mo kami ng gusto, Lord. Napakahirap man dito sa salibutan ito, Lord. Ngunit alam namin ito ang mag-aayos ng aming buhay. Kaya Lord, inatanggap namin lahat anumang pagsubok, Panginoon, na nakaamba sa amin, Lord. Kung ito ay magiging, Panginoon, magiging ginhawa, Lord, at magiging stepping stone namin, Lord, para dun sa perfect stature of a perfect man, Lord. Inatanggap namin yon, Lord, ng lubos-lubos, Panginoon. Lord, ang mga trials na ito ay higit pa sa gold, Panginoon. Naniniwala kami doon, Lord. Kaya, Lord, ang iyong pag-iingat nawa po sa bawat isa, sa bawat pagsubok na dinaranas namin, Panginoon. Alam namin napakarami, Panginoon. Ngunit, Ikaw ay nagtagumpay na, Panginoon. Yun na lang na aming pinanghahawakan. At salamat, Lord, sa binigay mong authority sa amin, Panginoon. Na Lord, naway panghawakan namin at magamit namin sa paglilingkod sa iyo. Maraming salamat muli. I-bless mo lahat, Panginoon, ang paglilabor ng aming pastor. Sa iyo po lahat mauwi, Panginoon. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Bless you. We've got the power in the name of Jesus. Magkakamay tayo sa isa't isa. Give me your hand. That's it.